Tatawid tayo ng ilog at bibili tayo ng book of Aninda bukas. Ayan, guys. Ay, marumi yung tubig. Iba yung kulay kasi nga umulan. Hi mga langga, ayan, papunta na tayo sa orderan natin ng buko. Siyempre malayo ito, Nyugan. Siyempre maglalakad tayo, ayan guys. Ayan. Diba, mapuno. Manyog. Sobrang dami dito na yun. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya yung pagkawit ng buko. Ayan, dahil o-order nga tayo paninda natin bukas. Ayan, maputik dito. So, ayan na nga mga langga, pinapakita ko sa inyo ang aking pupuntahan. Ayan ang kapaligiran natin. Napakaganda, diba? Mapuno, manyog, maputik, at madamo. Siyempre, maganda yan sa aking paningin. Hindi ko yan ipagpapalit. Yan yung mga gusto ko dito sa ating probinsya, sa Camarines Norte. Ayan, walang kasing tulad na kagandahan ng kalikasan. Ayan guys, so yan ngayon, yan yung location natin para bumili ng buko. Ayan, makikita nyo yung mga punong yan. Diyan magkakawit yung may-ari ng buko na binibila natin. By the way, binibili natin yung buko tapos ibibenta rin natin sa sentro. So ito ay nasa Bulubundukin tayo. So ayan na nga guys, ang location ng kakawitan ng buko. Nakikita nyo, nagkakatuwa na kami dyan habang nagyayadyad ng buko ang may-ari na binibilan ko ng buko. Dahil magtitinda rin sila ng yadyad. So, dalawang kita nila. Nagbibenta sila ng buo para sa amin at nagyayadyad din sila para pambenta nila. So, ang dami nilang kita, no? Ayan talaga ang kagandahan ng may sariling Nyugan dito sa probinsya. Kahit wala kang trabaho, doble-doble ang kita mo. Ayan na nga si Kuya Ilyo, kinakawitan na ako. At yung mga nasa baba ay sa akin din yan. Yung iba naman ay sa may-ari dahil magyayadyad nga sila. Ayan guys, yan yung trabaho ko before pa ako naging OFW. Vendor ako ng buko. Ayan guys, nabubuhay naman kami sa pagtitinda. Depende sa araw. Kung maulan or mainit. Mas mabenta siya kapag mainit. Pag maulan is matumal, syempre. Pero kapag peak season, gaya ng Christmas and New Year, kahit maulan yan, ay ubos ang paninda mo. Kahit mag 500 pieces pa ang itinda mo. Ikaw na lang ang susuko dahil pagod ka na. Ayan. Ang katulong ko lang kasi sa pagtitinda, asawa ko at anak ko kapag ganito mga New Year or Christmas. Siyempre, nung Christmas, hindi tayo nagtinda. Ayan, nagtatawanan pa nga kami dyan. Nagtinda tayo ngayong New Year lang. Ayan, marami silang niyayadyad at marami na rin nakawit para sa akin. So, ayan, pagkatapos niyang kawitin, isasakayan dyan sa may, ayan, o yung pahilang niyan. Itatawid yan dun sa may sapa. Tapos, dun ko na yung pipick upin. Ayan, sumikat na si Haring Araw. Ayan, may dadaanan tayo dito ng sapa. Kapag umu-order ako ng buko, lagi tayo may nadadaanan ng sapa. Ayan yung sapa. Tapos, ang putik nung paa ko. Siyempre, maputik dito. Ayan yung sapa. Paano tayo bababa? Doon, maghuhugas tayo ng paa. Kasi nga, maputik ko. Ayan, maputik. Ayan, maputik yung paa natin. So, bababa tayo doon para maghugas ng paa. Pag-akyat na naman, maputik ka na naman tayo. Titingnan natin kung may bumababaan tayo ito para makapaghugas ng pa. Ayun lang, mahirap bumaba. Tayo ng pa guys. Putik tayo eh. Ay, nakaugas na tayo ng paa.
Ayan guys, malapit na tayo sa kalsada dahil nandito na tayo sa Pangpa. Ayan yung kalsada, malapit na tayo. Dito tayo murder ng buko. Ayan guys. Dito, naglakad tayo dyan. Tapos may sapa tayong dinaanan. Ayan. Dyan tayo naghugas ng ating paa dahil maputi. Ayan, ayan yung paligid natin. Ayan, doon tayo naglakad. Papunta doon. Tapos, doon tayo nag-order ng buko. Ayan. Bye-bye guys! Thank you for watching.